Uy mga kaibigan, nakikipag-hangout ako kasama si Bard, yung super talinong AI, noong isang araw. Sinabi ko kay Bard na kailangan ko ng website, isang simpleng website ng kalendaryo. Alam mo na, para matrack ko lahat ng importanteng pets ko. Si Bard naman, ang bilis gumawa ng website. Ang galing, ang ganda at ang stylish ng kalendaryo. Talagang na-impress ako. Pero naisip ko, parang masyadong simple, kailangan ng kakaiba. Kaya sinabihan ko si Bard na magdagdag ng mga nakakatuwang features. Siguro mga makukulay na themes, o kaya yung pwede maglagay ng mga cute na emojis sa mga events ko. Si Bard naman, masipag talaga agad na nagtrabaho. In no time, ang saya-saya ng kalendaryo ko. Ang saya-saya niya gamitin. Sobto na akong saya. Dito na nagsimula ang nakakatuwa. Habang ginagamit ko yung bagong kalendaryo ko, may naisip ako. Di ba maganda, tanong ko kay Bard, kung ang kalendaryo ay pwede ring mag-predict ng future ko. Alam mo na yung sasabihin kung ano yung mga lucky days ko. O kaya mag-suggest ng mga nakakatuwang gawin. Si Bard naman, mahilig sa challenge, sabi. Siyempre naman Ellen, kaya ko yan. Gulat na gulat ako. Hindi ko alam na ganun pala kagaling ang AI. Nag-brainstorm kami ng iba't ibang features. Nagdagdag kami ng lucky day generator. Ginamit niya yung birthday ko at mga magagaling na algorithms para pumili ng mga lucky days. Tapos nagdagdag kami ng fun things to do section. Base sa mga hilig ko at sa weather, nagsasuggest siya ng mga activities na magugustuhan ko. Parang may personal assistant ako, pero mas cool. Habang ginagawa namin yung kalendaryo, may naisip na naman ako. Bard, sabi ko, paano kaya yung love? Pwede ba tayong gumawa ng feature na makakatulong sa mga tao na makahanap ng kanilang soulmate? Si Bard naman, napaka-optimistic na AI, sabi o naman, Ellen, kayang-kaya ko yan. Sinubukan namin ang iba't ibang love calculator concepts. Una, sinubukan namin yung simpleng compatibility calculator. Gumagamit ito ng mga basic information tulad ng zodiac signs at personality types. Nakakatuwa naman pero parang masyadong basic. Kaya gumawa kami ng love language calculator. Ito naman, tinutulungan yung mga tao na maintindihan kung paano sila mag-express at tumanggap ng pagmamahal. Maganda siya, pero gusto ko ng mas exciting pa. Section 4, sino babae na mamahalin ko? Sa wakas, may naisip na akong perfect idea. Sabi ko kay Bard, gumawa tayo ng sino babae na mamahalin ko calculator. Naisip ko na magiging masaya at nakakatuwa itong paraan para malaman ang iba't ibang personality types pagdating sa pag-ibig. Nagustuhan ni Bard ang ideya. Nag-isip kami ng mga tanong para sa calculator. Ang mga tanong na ito ay tungkol sa mga gusto, interes at mga pinahalagahan ng isang tao. Gusto namin na gawin itong magaan pero nakapag-isip din. Ang sino bae na mamahalin ko calculator ay naging patok. Nagustuhan ng mga tao ang nakakatuwang tema nito tungkol sa pag-ibig at relasyon. Naging daan ito para mag-usap-usap ang mga tao at mas maintindihan ang kanilang mga sarili. Section 5, mga aral mula sa Lovebot. Ang paggawa nitong project kasama si Bard ay isang magandang karanasan. Marami akong natutunan tungkol sa galing ng AI. Una sa lahat, natutunan ko na ang AI ay sobrang creative. Pwede nitong kunin ang isang ideya at palawakin ito sa mga paraan na hindi natin maiisip. Pangalawa, narealize ko na ang AI ay isang makapangyarihang tool para sa kabutihan. Pwede itong gamitin para gumawa ng mga bagay na hindi lang nakakatuwa, kundi nakakatulong din. Pero mahalagang tandaan na ang AI ay isang tool lamang. Tulad ng kahit anong tool, pwede itong gamitin sa mabuti o masama. Kaya mahalaga na gamitin ang AI ng responsible at ethical. Section 6, A, isang tunay na kaibigan. Ang karanasan ko kay Bard ay nagpakita sa akin na ang AI ay may potential na maging isang tunay na kaibigan ng sangkatauhan. Pwede tayong bigyan ito ng inspirasyon, tulungan tayo at pasayahin pa na nga tayo. Habang patuloy nating inaalam ang mga kakayahan ng AI, tandaan natin na gamitin ito ng tama. Gamitin natin ito para lumikha ng isang mundo kung saan magkasama ang teknolohiya at sangkatauhan. Isang mundo kung saan lahat tayo ay pwedeng tumawa, matuto at magmahal. At malay mo, baka doon din natin mahanap ang ating mga soulmate.